Sa wakas, okay na ulit kami ni Kaloy. Nag-iinarte lang pala ang bebe ko. At syempre, masaya ako kasi nag-oo na siya. Kami na talaga. Kaya naman ito, dahil wala naman silang klase sa hapon, umuwi na kami sa dormitoryo. Oh, bakit maaga ata kayo pareho? At saka, bakit parang kakaiba kayong dalawa? Ano yan, ha? Bungad agad ni Aling Yoli pagpasok namin sa loob ng dormitoryo. Alo, Madam Yoli? Okay naman kami, ha? Wala namang nagbago. Wika ko. Sus, kalukuhan. Eh, kanina lang, halos magsuntukan na kayo. Tapos ngayon, magkaakbay na kayo. Uwi ka ulit ni Aling Yoli. Ay nako, Madam Yoli. Ikaw nga dyan eh. Ang laki ng tiyan mo. Buntis ka na ba? Uwi ka ako. Tapos napahawak sa tiyan niya si Aling Yoli. Ninong kayong dalawa. Bawal tumanggi. Biglang sabi ni Aling Yoli. Nalintikan na. Dapat pala, hindi ko na lang pinansin. Ay naku. Ah, Madam Yoli. Sabi ko na nga ba, buntis ka talaga eh. Matagal ko na kaya napapansin. Di ko lang talaga itinatanong. Wika naman ni Kaloy. Wala na tayong magagawa. Pinaputukan ako ni Polis. Wika naman ni Aling Yoli. Nako, Madam Yoli. Kunwari ayaw pabuntis. Gusto naman. Wika ako. Ay nako, kayong dalawa. Sige na, magpahinga na kayo. Dami niyong alam masyado. Wika ni Aling Yoli. Kaya naman na ito, nagtungo na kami sa kwarto. Inilak ko agad yung pinto pagpasok namin. Tapos eto, nahiga ako sa kama ko at naghihintay sa pwedeng mangyari. Kasi parang di ko na kayang hintayin yung graduation ko eh. Nakangiti lang ako habang pinapanood si Kaloy. Nagbibihis na siya. Ay nako, nagagalit na naman si Temtem. Kaloy, mamaya ka na magdamit. Tabi muna tayo sa kama ko. Uwi ka ako. Ha? Oo, sige. Tabi lang ha. Uwi ka naman ni Kaloy. Tapos eto, nahiga na siya sa tabi ko. Nakashort lang siya. Ay nako, anong gagawin ko? Parang di ko na kaya maghintay. Miguel, final exam mo na bukas. Mas mabuti kung mag-aaral ka na lang muna ngayon. Sige ka, kapag bumaba yung grade mo. Uwi ka ni Kaloy. Ano ba yan? Pwede ba i-advance ko na yung regalo mo, Kaloy? Kasi sigurado naman na makakapasa ako at uno lahat yung grade ko. Wika ako. Diploma muna, Michael, bago ko ibigay yung gusto mo. Wika naman ni Kaloy. Ano ba yan? Para mag-a-apply ng trabaho? Wika ako naman. Kaya ito, kailangang magpigil. Kasi naman, pabebe talaga tong si Kaloy. Ay nako. Hayaan mo, Kaloy. Ikaw ah. Ang tagal mo na akong pinaghintay. Luluhod talaga ang mga tala. Wika ako.
Eh di wow. Sige na, mag-aaral ka na. Wika ni Kaloy. Ay nako, ayaw talaga niya. Kaya eto, bumangon na ako. Naiwan siya nakahiga sa kama ko. Nagsimula na ako mag-aral. Si Kaloy naman, ayun, nakahiga lang. Anong utak ba yung meron si Kaloy? Kasi di ko naman nakikita na nag-aaral siya. Pero antalino niya. Ay nako, sana all talaga matalino. Siguro may Xerox machine yung ulo niya. Pero masaya talaga ako ngayon kasi nagkabati na ulit kami. Huwag kang mag-alala, Kaloy. Konting tiis na lang talaga. Yari ka talaga sa akin. Ay nako, ano ba itong iniisip ko? Di tuloy ako makapoko sa pag-aaral ko. Pinilit ko mag-aral ng mabuti ng oras na yun kahit nanlalaban talaga si Temtem. At gustong manakit. At sa paglipas ng mga oras, narinig ko na lang na parang umihilik na si Kaloy. Pagtingin ko sa kama ko, ayun, tulog na si Baby Loves ko. Ay nako, mukhang mabait kapag tulog. Kaya naman, nilapitan ko siya. Naupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan kong mabuti si Kaloy. Napakaamo talaga ng mukha niya kapag natutulog. Sana lagi na lang siyang tulog. Hindi ko talaga maintindihan yung puso ko. Simula nung makilala ko si Kaloy, hindi ko alam na aabot sa ganito yung lahat. Yung pakiramdam na masaya ako, nakasama ko siya. Yung tila ba, kompleto na ako sa tuwing makikita ko siya. Mahal ko na talaga si Kaloy, bago man ito sa nararamdaman ko. Pero masaya yung puso ko sa taong bumago sa buhay ko at nagbigay ng dahilan kung bakit kailangan kong patuloy na tuparin yung mga pangarap ko. Yung pangarap na magkasama kami hanggang sa pagtanda namin, tapos ipapakita ko na sa kanya ang nasa likod ng mga ulap sa paborito kong lugar. Ay nako, gusto ko talagang ipakita kay Kaloy ang lugar na yun. Ang lugar kung saan tila ba isang panaginip. Ang lugar kung saan ako masaya. Ang lugar kung saan ako hinubog ng mga pangarap ko. Ngayon lang talaga ako nagmahal ng ganito. Kakaiba, pero masaya. At saka, hindi ko kaya na mawala pa si Kaloy sa buhay ko. Kasi, siya na yung buhay ko ngayon. At ayoko nang magmahal pa ng iba. Napaka mapagbiro talaga ng kapalaran. Biruin mo sa dami ng naging ex kong magaganda at sexy. Kay Kaloy pala ako babagsak. Masarap din naman pala. Ay nako, makapag-aral na nga lang ulit. Kasi exam ko na talaga bukas. Alam ko na kayang-kaya ko yun. At saka nag-aral naman ako mabuti. Kaya eto, kahit pa ulit-ulit na yung binabasa ko, sige lang. At kapag napapagod na ako, nilalapitan ko lang palagi si Kaloy at tinitingnan ko siya. Ayun, tanggal na agad yung pagod ko. Bakit ba ganito yung pagmamahal? Ang hirap ilarawan, ang hirap ipaliwanag. Basta, mararamdaman mo na lang na masaya ka. Tapos,
magigising ka na lang isang umaga na mahal mo na siya at ayaw mo nang magkawalay pa kayong dalawa.